matalino, matipuno, makisig. Pauna pa lamang yan sa pisikal na anyo ni Crisostomo Ibarra, anak ni Ginoong Rafael Ibarra. Siya ay nagbalik Pilipinas galing Europa dahil sa balitang pagpanaw ng kanyang ama. Sa kanyang paglalakad papunta sa tahanan ng kaibigan ng ama na si Kapitan Tiago, ay naalala niya ang mga karanasan sa sariling bayan. Na ayon pa dito ay malimutan man siya ng kanyang bayan, ngunit siya ay hindi makakalimot dito. Kinararangal kong ipakilala sa inyong lahat si Crisostomo Ibarra, ang anak na nasira kong kaibigan. Sinalubong ko siya sapagkat karalating niya galing Europa. Magandang hapon sa inyong lahat. Aba, ang kuran ng aking bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ha? Huh? Matalik na kaibigan? Talaga? Huh? Matalik na kaibigan? Huh? Totoo ba yan? Hindi ka nagkamali. Ngunit kailanman ay hindi kami naging mabuting kaibigan ng iyong ama. Kayo ba ang anak ni Ginoong Ibarra? Salamat at nakarating kayo ng walang sakuna. Naway maging katulad kayo ng iyong amang mapala. Isa pa, ang iyong ama ay kilala sa kabaitan. Ginoo, ang inyong mga papuri sa aking ama ay pumabaram sa aking hinala tungkol sa kanyang pagkamatay. Aba, Ginoong Crisostomo Ibarra, mabuti at ligtas kang nakauwi. Kailangan bang ulitin ang nasabi ng tenyente? Wala ka na pag-ibang masabi, Doña Victorina? Aba! At nagsalita ang marunong, bakit? Hindi ko ba pwedeng batiin ang Ginoo? Kung ibig mo rin napansinin ka, ay sana binati mo rin siya. Aba! At bakit ako gagawa ng eksena? Hindi ako katulad mo! Aba! Mukhang mag-aaway na naman ang dalawang senyora. Samantalang, napaatras ang tinyente dahil nangunilid ang kanyang mga luha. Nagpakilala din si Ibarra sa mga binibini at mga Ginoo sa lugar na iyon. Natigil lamang ang unting kwentuhan nang tinawag na ang lahat para sa hapunan. Magkaiba ang emosyon ng dalawang pari sa munting piging. Si Padre Sibayla ay masaya, samantalang si Padre Damaso naman ay galit. At dahil sa galit nito, ay sinikaran niya ang ibang silya. Ang lahat ay pinupuri si Kapitan Tiago dahil sa handaan. Samantalang, ang tinyente naman ay tahimik na nagmamasid lamang. Maraming katanungan ang ipinukol kay Ibarra. Nasagot naman niya ito ng mahusay. Natigilan ang lahat nang magbitaw ng salita si Padre Damaso. Iyan lang ang alam mo? Sayang ang ginugol mong salapi kung yun lamang ang natutunan mo. Iyay alam ng mga bata sa paaralan! Mga Ginoo, hindi dapat ipagtaka ang sinabi ng aming dating kura. Ang sabi nila'y nagpapagunita sa aking kabataan. Salamat at binuhay nila ang nakaraang panahong pinagsalo nila ng aking ama sa aming maralitang hapagkainan. Mga Ginoo, ipagpatawad ninyo ang aking pag-alis. Ako po'y lalakad na sapagkat ako'y marami pang gagawin, natapos na ang mahalagang bahagi ng hapunan. At sapagkat ako hindi gaanong umiinom ng alak. Sa kabubuti ng Espanya at Pilipinas. Sa kanyang paglalakad ay nakilala niya si General Guevara. At dahil sa Ginoo ay nalaman niya ang tunay na nangyari sa kanyang ama. Nalaman niya ang alitan sa pagitan ng kanyang ama at ni Padre Damaso
at ang katotohanan sa likod ng mga istorya na nakarating sa kanya tungkol sa pagpanaw ng ama. Diyan na. Hoy, bata! Baka ka yan! Sige, huwag mo! Dapat na yan sa iyo! Para ka pa! Hindi po, umawa ka po! Huwag po! Huwag po! Huwag po! Tigilan niyo po! Tigilan mo yan! Hindi ka manawa sa bata! Dapat na yan sa kanya dahil una niya akong kinutya! Mawa kayo! Huwag po! Mawa kayo! Binibindisyonan ni Padre Damaso ang puntod ng mga namatay, maliban kay Don Rafael. Nagtungo siya sa sementeryo at doon nadatnan ni Ibarra na wala ang katawan ng ama. Nasaan ang katawan ng aking ama? Sino ka? Sino ka? Nathan! Hindi ko po alam! Aaminin ko na po! Ang inutusan po ako ng kurang malaki na ilipat ang katawan sa libingan ng mga insek. Umulan po ako at mabigat po ang aking daladala. Ano ginawa mo? Inihagis ko na lang po siya sa ilog. Ano kinalaman mo sa pagkawala ng katawan ng aking ama? Wala! Wala! Ano? Wala! Si Padre Damaso ang nagutos na ilipat ang katawan ng iyong ama! Dumating ang araw ng kapistahan at nagtipon-tipon na naman ang mga mayayaman na personal sa bayan sa tahanan ni Kapitan Tiago para sa isang pananghalian. Doon ay pasikatan na naman sina Doña Victorina at Doña Consolacion. Nagsidatingan ang lahat, naging paksa ang paaralang ipinatatayo ni Ibarra. Magsisipagbayad silang lahat. Ang Diyos ang nakakaalam. Kaya namamatay sa bilangguan! Tinalikuran ni Ibarra ang kasiyahan. Makalipas ang ilang araw, gumawa na naman ng plano si Padre Damaso at Padre Sibayla para maipakulong si Ibarra. Gumawa ng isang grupo ng mga rebelde na sa pagkakaalam nila ay si Ibarra ang namumuno sa kanila. Ngunit, isa lamang ito sa mga plano ni Padre Sibayla para madiin si Ibarra. Ho! Nakulong si Ibarra dahil sa sulat na ginawa niya para kay Maria Clara nung siya ay nasa Europa. Ngunit nakaligtas siya sa tulong ni Elias. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close, wrist to wrist. Hindi! Kailangan na natin umalis! Pinaghahanap na nila tayo! Nasa pampang ng bangka na ating sasakyan! Kailangan natin umalis! Nandiyan na sila! Tayo na! Kinuuyo ko! Ano? Nagkita na nila tayo! Kailangan natin magmadali! Kailangan natin mag-iplay! Tatalon ako sa ilog! Marako ka sa akin! Ano? Makikipagkita ka kay Maria Clara! Ayos na ako! Ano?
Kumusaan saan napadpad si Sisa sa kakahanap sa kanyang mga anak. Tiyo! Kevin! Mga anak ko! Saan na kayo? Inay! Inay! Nasaan na po kayo, inay? Inay! 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 Ano po nangyari sa'yo, inay? Inay! Gumising kayo! Inay! Inay! Huwag po, inay! Ano nangyari sa kanya? Nahulog po siya! Kanina ko po siya hinahanap at nakita ko niya dito! Natigilan na lamang si Basilio. Lumipas ang 2 oras at nawalan na ng malay si Elias. Ginawa ni Basilio ang inutos ni Elias sa kanya. Sinabay niya sinunog ang katawan ng ina at ng bagong kaibigan. Kinabukasan ay balitang-balita sa bayan ang pagkamatay ni Crisostomo Ibarra. Kanya-kanyang teorya kung paano namatay si Ibarra. Maria Clara! Hindi. Hindi pa patay si Ibarra. Hindi. Alam ko ang nararamdaman mo, Maria Clara. Ngunit kailangan na nating tanggapin ang katotohanan. Hindi! Hindi pa patay si Ibarra. Alam ko yun. Hindi. 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 Alam ko, anak. Alam ko. Kailangan mong pakatatag. Tayo na. Hinihintay ka na nilang lahat, lalo na ang ama mo. Magayos ka na. Tatagan mo ang iyong sarili, anak. Tayo na. Nasa sala, si Kapitan Tiago at Linares. Maupo ka, Binibini. Linares, Maria Clara, napasarap ang usapan namin ni Linares para sa kasal ninyo. Ang lalaking ito ang nararapat sa'yo. Ang lawak na pag-iisip. Ha, ha, ha! Hindi naman. Sobrang ng papuri. Huwag kayo mag-alala. Ingatan ko po ang anak ninyo. Hindi ako magpapakasal kay Linares. May sinasabi ka? Hindi ako magpapakasal kay Linares. Maria Clara! Papasok ako sa kumbento, magmamadre ako. Sa Santa Clara na pinamumunuan ni Padre Salve, hindi na magbabago ang aking isip. Maria Clara! Wala nang makapagbabago pa ng isip ko. Hindi ko kayang makasama ang isang lalaki na alam ko simula pa lang at alam din niya na kailanman ay hindi ko siya matututunang mahalin. Patawad, ngunit di na matutuloy ang kasalan na inyong pinaplano. Makalipas ang 1 linggo. Maligayang pagdating, Maria Clara. Naway sa pagpasok mo ay mahanap mo ang iyong tunay na sarili. Sister... Alam ko, anak, makakaraos ka rin sa unos ng iyong buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Mahal ka ng ating Panginoon. Tayo na. Sa mga buwan na nasa seminaryo si Maria Clara,
ay nabalitaan niya na buhay ang kanyang minamahal na si Ibarra dahil nag-iwan ito ng sulat sa seminaryo na para sa kanya. Nagkita ang dalawa sa kanilang tagpuan. Kasabay ng kanyang pag-alis ay ang pagtalikod sa nasumpaang tungkulin bilang mali. Sumama siya kay Ibarra at namuhay sila ng maligay. I try to keep it simple cause I hate goodbyes. I try to keep it simple by telling myself that I will remember you and all of the things that we've gone through. There is so much. You say